Guys, welcome back po sa ating channel, Kalimay Online. At kung bago pa lang sa ating channel, please subscribe ka na po at i-on ang notification bell para palagi kang updated at mag-join sa ating membership. Ang ating pong content ngayon guys ay dito po sa tungkol dito sa 1 peso na year 2010. BSP series coin po ito. No? Ayan, sa nakikita po ninyo sa obverse nitong coin na ito, napaka-common lang niya eh. Kahit nung una kong nahahawakan ito, sabi ko common lang naman. Isa po ito doon sa mga una kong naitabi. Ayan, naitabi ko ito kasi nga natuklasan ko na hindi siya common pala. Ayan, kasi nga sa obverse niya, pag tinignan mo, parang ordinaryo lang. Di po ba? Kaya kung ikaw ay nangingilatis na ng mga coins, malalaman mo rin. Ayan, kasi titignan mo yan, obverse sa reverse. Pero kung hindi ka masyadong interesado sa mga coins, mapapakawalan mo talaga ito. Okay, obserbahan niyo mabuti guys. No? Yan na nga sa obverse. Pag tinignan nyo, napaka-common lang. No? Pero kapag iyon ang binaliktad ang coin, huwag kayong kukarap guys, pero pwedeng huminga. Ay, frost na siya. So, hindi ka po minagic yan. O, ayan po talaga yung variation ng coin na yan. Frost na frost po siya eh. At paano ba nasabing frost? Isa sa palatandaan mga frost coin, yung wide script, wide years. Ayan o, nagre-reflect siya eh, nagsashine. Grayish, parang nababad sa snow, no? Ayan kasi yung kulay ng mga frost eh, kaya tinawag na frost coin. Ayan siya. So, sa aking pagkaalala eh, wala pa po itong record sa Anumista. Di ba? Sa obverse niya, bold letters lang naman siya, hindi naman frost, pero pag binaliktad mo, frost na siya. So, kailangan natin tignan dito para malaman natin kung meron na bang record. Ito, 1 piso. Anumista.com 2010 na magnetic, kasama na ito doon sa magnetic na series eh. Dediretso na tayo sa kanyang year. Alam nyo guys, no, kung napaaga-aga lang yung pagka-interest ko rito sa mga coins, no, siguro kahit papaano marami-rami na tayong naitatabi mga ganito eh, mga rare variation ng coins. Yan. So ayan, 2010, 33% itong nasa unahan. Okay, even number niya yung 26982, bold letters, reverse 1. Ang pinaka-common dito sa 2010, yung reverse 1 na yan. Tapos yung 2010, bold letters din, reverse 2 siya, 13%. Ayan yung dami ng sinishare ng mga coin collector dito sa enemista.com. Tapos yung value nito sa uncirculated ay 30 pesos na. Tapos, yung pangatlong variation niya. Ayan, 0.3% guys. Napakababa. Kaya lang kanya KM number, no? Halos pareho lang din niya ng KM number. Kaya lang, dito siya nakakatalo sa may reverse 3 niya. Ito po. Reverse 3, 0.3%. Pero wala naman pong nakalagay dito na prose, no? So, hindi ito yung hawak natin na coin. Ayan. Tapos, yung sumunod, 2010 din. Bold letters, reverse 3, 0.2%. Pero halos parang pareho lang sila eh. So ibig sabihin guys, sa mga tuwid, wala pang record. Hindi pa nila natutuklasan, maaaring hindi pa natutuklasan ng mga coin collector na member dito sa enemista.com. Kasi nga kung paano man natin bibigyan ng pangalan or title yung coin na ating hawak na yan. Sa obverse niya, normal coin lang siya, bold letters siya, pero pag binaliktad mo, pros siya eh. Parang 2-in-1 coin siya eh, di ba? So, pwede kayo mag-comment guys kung ano sa tingin nyo ang maaari natin itawag sa coin na yan. Para magkaroon po tayo ng balitaktakan dyan sa comment section. At tabalikan natin ulit yung coin at i-compare natin siya sa totoong pros coin. Okay, ito yung ating 2010. Meron ako dito nga example ng year 2015 na talagang
pros coin siya yan, 2015. Kitang-kita nyo naman sa overs nila kasi ganyan po talaga ang mga pros coin. Yan. Sa overs nyo pa lang, malalaman mo na pros coin siya. Yan. Baliktarin rin natin. Yan. Dietary. May nakasulot pang dietary doon. Nagamit ko lang kasi itong box na to eh. Pero dietary naman talaga itong 2015 na pros coin. So ito, tingnan nyo, compare natin guys. Diba? Pareho-pareho silang pros coin. Ayan ang sinasabi ko kanina. Bakit yung sa reverse die niya, i-pros siya, paano ba nangyari yun? Paano ba nangyari dito sa coin na to? Masasabi ba nating error coin to? Maaaring ganun, ano? O maaaring variety siya. Kasi pag sa reverse siya, talagang common na common lang. Malayo po ng pagkakaiba nila ng pros coin na 2015. Ayan, kahit malayo, kung pag nilapit mo, di talagang obvious na ito nga 2010 na ito, common na common lang yung kanyang reverse. Ano sa tingin nyo guys, ano pa paano natin bibigyan ng pangalan itong 2010 na ito? Maaaring bold letters, yan, reverse 3 pros. No? Sa tingin nyo, kayo nga guys, isip na kayo ng pwedeng variation na ito kasi yun na nga eh, hindi ko lubos maisip kung bakit gano'n, ano? Pwede naman din natin siguro sabihin na abnormal tong coin na to eh. Yan. Ano siya eh, 2-in-1 eh. Diba? Kitang-kita naman po. Kaya habang pinanonood nyo to guys, isip kayo kung ano ba. Diba? Kung ano sa tingin nyo, mag-comment po kayo kung ano sa palagay ninyo, especially mga nakakaalam na dyan, yung mga marurunong na. At yung mga lalong-lalo yung makakapanood dyan ng member ng enemista.com at ako po ay member din po dyan. No? Sana pakitulungan nyo kami dito sa coin na ito at kami po ay maaring baka masirara kami ng ulo dito, no? Sa mga ganitong klase ng mga variation ng coin at sa mga hanggang ngayon guys, no? Kahit marami na tayo nagagawang content, meron pa rin tayo natutuklasan. Ngayon diba, meron 2015 pros coin, tapos meron naman ganito 2010. Yung pros lang, yung kabila lang, di ba, parang mapapaisip ko eh. Hindi natin alam kung sinasadya bang gawin ito ng mga nandoon sa paglilimbag, di ba, yung mag-i-extract ng mga coin. So, at least okay lang din yan. Meron tayong, kumbaga, challenge sa atin eh, yung makakakuha tayo ng ganito, yung napag-aaralan natin yung mga BSP silicon, especially itong 1 peso na ito. So, guys, hanggang dito na lang yung content natin na kung bago ka pa lang sa ating channel, huwag mo pong kakalimutang mag-subscribe at paki-on yung notification bell para ma-update ka, ma-notify ka kapag may bago akong content at join sa ating membership. So, hanggang dito lang po. Until next time, guys. God bless you all. God bless you all. I'm out.